Magandang araw mga Lodi. Sa video ito ay papaliwanag ko sa inyo ang basic refrigeration cycle. Ang basic refrigeration cycle ay binubuo ng 4 major component: compressor, condenser, expansion valve at evaporator. Ang cycle ng refrigeration ay magmumula yan dito sa ating compressor. Pagkatapos ng compressor, pupunta ng ating condenser. Pagkatapos ng condenser, pupunta yan ng ating expansion valve. At pagkatapos ng ating expansion valve, pupunta yan ng ating evaporator. Pagkatapos ng evaporator, ay babalik na yan ng ating compressor. So ngayon, para hindi tayo mahirapan o madali nating matandaan itong drawing na to, hahati natin ito vertically at horizontally. Lahat ng refrigerant dito sa right side ay mayroong high pressure. At dito sa left side, lahat ng refrigerant dito ay mayroong low pressure. May dalawang state ang ating refrigerant: vapor refrigerant at liquid refrigerant. Dito sa upper part, kalahati nito ay vapor. Dito sa lower part, ang kalahati nito ay liquid refrigerant. So ngayon, mag-i-start na yung cycle ng ating refrigerant. Mula dito sa ating suction ng compressor, sasuction niya yung low pressure, low temperature, vapor, refrigerant. At pagkatapos i-suction ng ating compressor, ay i-discharge naman niya. Yung dating low pressure, low temperature, vapor refrigerant, kapag dinischarge ng ating compressor ay magiging high pressure, high temperature, vapor refrigerant. So ngayon, ang trabaho ng ating compressor ay i-compress yung ating refrigerant. Kapag kinompress yung ating refrigerant, ang tendency niyan, tataas yung ating pressure at tataas din yung ating temperature. So ngayon, pagkatapos i-discharge ng ating compressor, ang flow na niyan ay pupunta na yan ng ating condenser. Dito sa inlet ng ating condenser, papasok yung high pressure, high temperature, vapor refrigerant. Since ang trabaho ng ating condenser ay reject yung heat or tanggalin yung init ng ating refrigerant, kapag dumaan yan dito sa ating coil, yung high temperature, papababaan niya, gagawin niyang low temperature. At paglabas dito sa outlet ng ating condenser, yung high pressure, high temperature, vapor refrigerant ay magiging high pressure pa rin kasi nandito tayo sa high pressure side, pero low temperature, liquid refrigerant na siya. So ngayon, pagkatapos ng ating out ng condenser, ay pupunta na yan ng ating expansion valve. Dito sa inlet ng ating expansion valve, papasok yung high pressure, low temperature, liquid refrigerant. Since mayroong capillary tube dyan na maliit at kukontrolin niya yung lalabas na refrigerant dito, depende sa ating thermostat settings. At dito rin nare-regulate yung ating cooling depende sa ating hinihinging temperature required. At paglabas dito ng ating refrigerant, yung high pressure, low temperature, liquid refrigerant ay magiging low pressure, low temperature, liquid refrigerant. So ngayon, ang next na cycle na natin ay pupunta na yan ng ating evaporator. Dito sa inlet ng ating evaporator, papasok yung low pressure, low temperature, liquid refrigerant. Pagdaan niya dito sa ating evaporator coil, since malamig yan, nagyayelo yan minsan sa ating evaporator coil. Ito yung nagyayelo sa ating freezer. Pero sa ating air conditioning, dapat ay hindi. Meron tayong blower pan dito sa ating evaporator area.
Yung hangin ay ibubuga ng ating evaporator pan patungo dito sa ating evaporator coil. Paglabas niyan dito sa ating evaporator coil, malamig yan since mapipil natin yan. Since ang trabaho ng ating evaporator ay discharge yung lamig, paglabas niyan dito sa outlet ng ating evaporator, yung low pressure, low temperature, liquid refrigerant ay magiging low pressure, low temperature, pero vapor refrigerant na siya. So ngayon, babalik na yan ng ating suction ng compressor. Tandaan nyo lang, dapat vapor ang papasok sa suction ng ating compressor. At kung liquid dyan, baka masunog ang ating compressor motor. Ngayon, tapos na yung ating refrigeration cycle. Sana ay may natutunan kayo. At kung nagustuhan nyo naman po, pwede nyo pong i-like. At huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe. At kung may mga comment po kayo or katanungan about sa video na to, huwag na po kayo mahiya, mag-comment po sa baba. Maraming salamat, hanggang sa muli. Paalam.